Hello, beautiful. Welcome back to my channel where we talk about skincare and beauty products. Nag-click ka dito kasi for sure, problema mo din yung problema ko. Blackheads, whiteheads, at clogged pores. Paano ba ito matatanggal? In this video, ipapakita ko sa'yo mga iba't ibang ways para matanggal ang mga ito. So stay tuned at kung di ka pa subscribe, mag-subscribe ka na. O bongga, may pa-fireplace. Whiteheads, blackheads, at clogged pores. Ano ba ang mga to? Para malaman natin kung paano ito matatanggal, dapat alamin muna natin kung bakit tayo nagkakaroon nito. Let's start sa mga terms. Tulad ng pores. Ang pores ay maliit na butas sa skin natin kung saan lumalabas yung mga oil at sweat. Sweat mo. Halimbawa, pag pinapawisan tayo, doon sa pores natin, lumalabas yung pawis na yon kasama yung natural oil. So, ito ay isang natural na proseso ng ating skin. At isa pa sa natural process nito ay yung pag-shed ng dead skin cell. Daan-daang libong dead skin cells ang nagsha-shed sa ating skin every hour. At ginagawa ito ng ating skin para protection against diseases. Kasi ang skin natin ang ating unang protection against viruses at bacteria. Ngayon, kapag yung dead skin cells na to ay na-trap doon sa loob ng pores mo at ito ay nag-clog doon sa loob, nagre-resulta ito ng whiteheads at blackheads. Ilan sa mga dahilan kung bakit natatrap yung dead skin cell sa loob ng pores natin ay kapag masyadong oily yung ating skin, dumidikit doon sa excess oil yung dead skin cells, kaya ito natatrap. Gaya ng sinabi ko, kapag clog na yung pores mo, magkakaroon ka ng whiteheads o sa medical term ay closed comedones. Yung natrap na dead skin cells doon sa pores mo ay meron lang maliit na opening. So kapag mas dumadami na yung mga natatrap na dead skin cells doon sa loob, yung maliit na opening na yun ay mas lumalaki. Kasi syempre, maliit lang yung space doon sa pores natin. So gumagawa siya ng opening palabas. Tapos, pag lumaki na yung butas, magiging exposed na yung ibabaw nun sa hangin. Kaya, nagiging itim yung ibabaw nito. At, tinawag na siyang blackheads or sa medical term, open comedones. At yun po ang alamat ng whiteheads at blackheads. Sa madaling salita, magkapareho lang yung whiteheads at blackheads. Pareho lang yung laman niya. Pero black lang yung head nung isa kasi nga na-expose siya sa hangin. Itong whiteheads at blackheads na ito ay tinatawag na non-inflammatory acne. Kasi wala naman itong infection. Pero pag na-infection na siya, ang tawag na dito ay yung best friend mo. Tagyawa. So dapat ngayon nakokonnect mo na. But medyo marami kang tagyawat kesa sa iba. Siguro nga sobrang oily yung skin mo. Kaya mas mabilis mag-clog yung pores mo. Tapos hawak ka pa ng hawak doon sa mukha mo gamit ang madumi mong kamay. Kaya na-infection. Now you know. Hand washing is always the first step. Wala nang boses. So there are multiple ways to get rid of whiteheads, blackheads, at clogged pores para maiwasan natin magkatagyawat. One is using this pore strip, katulad nito, yan. Itong isa ay ginagamit sa ilong, tapos ito naman ay sa noo, hindi siya pang lagnat ha. Ito ay isa lang sticky strip. Dumidikit lang dito yung mga blackheads at whiteheads. Kaya kapag tinanggal mo na, tanggal pati yung buhok mo. Hindi man ito yung pinaka mabisang paraan, pero ito yung pinaka satisfying sa lahat. Kasi ramdam mo talaga yung paglisa ng blackheads at whiteheads sa pores mo. Tapos after mo pagamitin, kita mo talaga doon sa strip yung mga nakadikit na blackheads at whiteheads. Ang saya lang. Pero syempre, hindi ito deep
cleaning. Halos yung pinakaibabaw lang talaga yung natatanggal niya. Tapos kapag tinatanggal mo pa siya, makikita mo talaga may meron pang mga naiiwan eh. Kaya isa lang itong immediate action na may pansamantalang solusyon. Tulad ng side chick ng jowa mo. Pansamantala. Next, face mask or mud pack. One example ay itong Origins Clear Improvement Active Charcoal Mask to Clear Pores. Kadalasan talaga ginagamit sa skincare yung charcoal na pang-unclog ng pores. Kasi mabisa daw yung activated charcoal sa pag-remove ng dirt at impurities. May two types of mask or mud pack. Isa ay yung binabanlawan after few minutes. Yung pangalawa, yun yung mga tumitigas o nagda-dry up. Tapos ipu-pull out mo sa yung face. So this one I have, itong Origins na to. Nilalagay ko ito doon sa T-zone o kung saan man yung may mga oily parts ng face mo. Tapos magda-dry siya, pero hindi naman siya magiging sticky. Tapos binabanlawan ko after. Nakakalinis ba siya? Yes, mas madami na a-unclog na dumi ito kumpara dito sa pore strip. Kasi this one na meron ako ay merong bentonite clay. Kaya kaya rin ito mag-absorb ng mga excess oil. Pero kung dry skin ka, maghanap ka ng mask na merong hydrator tulad ng hyaluronic acid. Kasi drying kadalasan yung mga effect ng mga ganitong mask eh. Pero kapag sobrang oily ka naman tas hindi na kinaya ng mask, you can try this one. Ito ay yung Mario Badescu Silver Powder. Grabe, hype na hype talaga tong product na to eh. Hype talaga yan. Pinatawag itong silver powder kasi meron itong calcium carbonate, kaolin or white clay, at zinc oxide. At itong tatlong ingredients na to make a powerful oil absorbent. Kayang-kaya nito i-draw out ang mga excess oil sa ating face, lalo na sa T-zone. Kasama na syempre yung whiteheads at blackheads. So like what I said, powder form siya. To use it, magbabasa ka lang ng cotton balls, tapos i-dip mo lang siya doon sa powder. Then you can put it doon sa mga oily spot ng face mo para siyang magiging paste. At talagang nakadikit siya ng husto. And after 10 minutes, wipe it off with a toner. Nakakaasar lang siyang gamitin kasi pag natutuyo na siya, nagiging fine powder. Tas kada hinga mo, nagliliparan yung mga white powder na yon. Hindi ka pwede humila-hilata kahit sa ang parte ng bahay mo. Kasi magsasaboy ka lang white powder sa loob ng bahay. Kaya kahit sobrang effective siya, napaka-inconvenient niyang gamitin. O maarte lang ako. So kung lahat ng nabanggit ko dito ay hindi mag-work sa'yo, ang next solution natin ay exfoliation using BHA or salicylic acid. So yung exfoliation, yun yung way ng pagtanggal ng dead skin cells sa surface ng ating skin. If you want to know more about exfoliation, meron akong video about doon, nilalagay ko yung link sa baba. So para sa clogged pores, whiteheads, at blackheads, ang exfoliation na sobrang effective talaga ay yung BHA or salicylic acid. Kasi kaya nito mag-penetrate sa kaloob-looban ng iyong pores. At isa rin itong oil soluble acid. Kaya mabisa ito magtanggal ng excess oil at dead skin cells sa loob ng iyong pores. Kumbaga, pinapasok niya yung pores tapos kinakayod niya palabas yung mga dead skin cells saka mga excess oil. Yung salicylic acid or BHA ay sobrang recommended ng dermatologist. Lalo na doon sa mga acne prone skin. Kasi effective talaga siya. You can use salicylic acid in two ways. Pwedeng leave on or wash off. Leave on kasi ini-stay lang siya sa skin gaya ng moisturizer, serum, or toner. At isang halimbawa ay yung Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant. Tapos pwede rin rinse off gaya nito. Ito ay yung COSRX
Salicylic Acid Daily Gentle Cleanser. And I'm telling you guys, I'm so in love with this product. Kahit konti lang yung gamitin mo, it lathers very well. So, I lather for 2 to 3 minutes, then magbabanlaw na ako. Wala itong amoy at parang gatas yung consistency niya kapag nilalather mo siya sa face mo. After ko mag-wash off, my skin don't feel dry. At day 1 pa lang ha, kita ko na yung pagbabago sa pores ko. So, I only use this every other day. Kasi on alternate days, gusto kong gamitin yung mandelic acid ko, which is an HA. Overall talaga, mas pinasaya ako nitong COSRX. As you can see naman, diba, I tried multiple ways. Kasi problema ko talaga yung clogged pores, blackheads, whiteheads. At lahat na ginawa ko, besh, mawala lang. Pero alam mo, iba-iba naman yung benefits na binibigay nito sa akin. Pero if I will choose kung anong pinaka-effective, itong salicylic acid talaga. The end. Hindi ko alam kung paano mag-end. Ang haba ng video na to. Pero for sure, may natutunan ka naman, di ba? At nasaksihan mo ang aking removing blackheads and whiteheads adventure. Thank you po for watching. See you sa aking susunod na video next week. Kasi I upload every week. So before you leave, please like and share this video. And stay beautiful in and out. Adios. My five, please. Parang totoo.